Ayun, welcome back pala ulit mga tol sa ating YouTube channel. Today, ibabike check na natin yung ating Fixie. Ayan. So marami-rami na rin nagre-request ng bike check nito dito sa YouTube. And marami din actually sa TikTok. And ngayon, naisip kong pumunta dito sa may BRC. Instagarsaryo lang din naman ako. And malapit lang to dito actually. And nagpunta ako dito para nga i-bike check. And mapakita ko sa inyo, parts by parts, makawentuhan ko kayo dito sa ating Fixie. And syempre ngayon, itatry natin siyang as short as possible pero makakover pa rin lahat ng specs nyan, ng ating Fixie syempre. And one by one, ipapakita natin, ikukwento ko sa inyo kung saan ko nabili ganyan. Kukwentuhan ko din kayo sa mga story kung paano nakuha yung mga parts ganyan, kung paano napunta sa akin. And actually, may isipon pala ako ngayon eh, hindi ako makapagsalita na maayos kaya talagang bibilisan na natin. And ayun, tara, simulan na natin. Unang-una syempre, cool bike ko yan nabili noong 2020 pero pinaltan ko na yan ng mga piyesa and ikukwento ko na sa inyo. Simulan natin syempre sa frame. Ayan. Ang frame na yan ay Avi Maldea Custom Track, naka-integrated head tube, may seat mast. Ganito yung kanyang drop out. Ayan. So wala siyang markings na Maldea dito and dito. Yung geo pala niyan, yung geometry ay semi-pursuit. Konting negative lang. Yung frame pala nyan ay gawang Pinoy, syempre. Support local. And ayan, whole bike ko lang siya nabili dati na pinalta ko na pyesa. Sa pagkakatanda ko, 2020 ko siya nabili, January. January 19. Ayan, tapos kulay pula pa siya dati. Bali yan pala yung second bike ko, yung una ko, yung pantraklo. Yung pantraklo ko dati. And ayan, i-overlay ko naman dyan yung mga pictures niya dati nung nakuha ko. And ayun, sa katulayan, 10k ko lang siya nakuha sa ating tropa kasi ni-rush na. Sobrang sulit nun para sa presyong yon. And ayan. So, yung frame na yan pala parang nag-iisa. Wala pa ako nakita na kaparehas niyan. Talagang pinakustom lang sa dyan na may seat mask at integrated na head tube. So, sabi ni Sir Abby din, konti lang daw yung pinroduce na ganito yung dropout. Ayan, kung titingnan ko nung una, parang hindi siya abi. Pero makita mo yung pagkakagawa, yung pagkakaweld. Ayan, talagang abi. Tsaka yung may guhit siya dito doon sa mga tubo. Ayan. So marami nagtatanong ng frame na to, kahit dito sa YouTube man or sa TikTok. Next up naman natin mga boss ay yung ating cockpit. Ayan. So yung stem pala natin, hindi siya yung ating dating stem. Yung stem natin na marami din nagtatanong sa TikTok ba o sa YouTube. Yun na yung The Project Mamba. Ayan, lalagay ko na lang dito yung picture. Pero nasold na natin yon and imi-meet up natin sa Sabado. Today pala ay January 26, Huwebes. And tanghali ngayon. Nagbi-video tanghali, no? Ayan. So The Project Mamba yung nakakabit dati dyan. Negative 7, 120mm. Pero ngayon ito, 3T. Panghirang ko lang to. Length 150mm na negative 6 angel. Ayan. Yung 120 medyo may klipa sa akin pala kasi natry kong mag-RB nung nakaraan. And tingin ko papasok sa akin dito pag gamit ko yan ay 130mm. May kadila din ako para sa 130mm and i-meet up ko din sa Sabado sabay benta ng Mamba. And marami din nagtatanong sa akin kung for sale kaso may nauna taga Bulacan. Ayun, edi sa kanya na napapunta. Next naman natin ay syempre yung ating drop bar. Ayan, uno drop bar na size 38. Ayan, okay naman sa akin kaso baka magpalit ako ng ibang drop bar, ITM man or kung ano man. Ayan, uno drop bar na size 38. And yung bar tape natin madumi lang yan pero yung tatak nyan ay passe. Napanalunan ko lang pala yan nung halitan sa raffle. Ayan, sobrang swerte. Kaya ako nagka-bar tape ng ganito. Hindi siya sponsored ah. Pase, baka naman. Ayan, Pase woven bar tape yung tawag dyan. Maganda to. Marami pa silang kulay na ganito. Ayan, uno drop bar, Pase bar tape. May top cap pala tayo dito na The Project Hanya. Hanya, Hanya. Ayan. Tapos yung headset naman natin, Tanch Seiki Technoglide yan. Kasama siya nung full bike nung binili ko, hindi ko pa rin napapaltan. Pati yung seat post niya, Giant, hindi ko pa rin napapaltan simula nung nabili ko yung bike na to. And pati itong seat clamp na cool, hindi ko pa rin napapaltan. Ito, hindi ko pa napapaltan. Syempre, dako naman tayo sa ating upuan. Ito yung Specialized na Tri-Tip S. Ayan, bigay yan sa akin ng ating tito. Ayan, thank you po Tito Dan, no, sa pagbigay sa akin itong Specialized na saddle. Sobrang lambot. Gusto sa akin. Body geometry. And ang kagustuhan ko dito, magaan siya. Medyo maliit yung ganun. Yung haba. Ayan, sakto naman sa akin.
Ayun, nandun tayo kanina, tapos niliban natin yung bike dito. And mukhang okay dito yung lighting. Ayan, kitang-kita nyo na yung ating bike. Ayan. Ah, dako pala tayo dun sa ating tinidor. Ayan, Alpina yan na fake. Yan yung OEM na Alpina, hindi siya yung legit. Ayan, makikita mo yung fake at legit pag ganito. Hindi kita yung box dyan sa pagka-carbon. Pino yung nasa legit na Alpina. Ayan, kasama din siya nung whole bike. Nung nabili ko, hindi ko pa siya napapaltan. Ah, crankset pala tayo, ayan. Meron tayong Mikkei Prima to. 144 BCD, 165mm na crank arm length. Ayan, nabili ko din siya ng second hand. Actually, may kasama yung chainring na 48 teeth. Kaso, ewan, parang mas gusto ko na 49 para mas smooth. Itakbo. And nakakabit ngayon na chainring dyan ay yung rinpok. Unang labas yan, nakuha ko yung sa ating tropa kay Jay Rickson. Sinop lang sa atin. Ayan, shoutout sa'yo, men. Thank you ulit. Ayan. Tapos syempre naman, yung bottom bracket niya ay yung Mikkei din nakasama. 110 nata yung haba nun. Fit naman siya sa frame. Hindi naman siya sabit dito. Ayan, kaya goods na goods yan sa akin. And syempre, damay na natin yung ating pedal. Meron tayong Shimano R5 40 na pedal. Ayan. Smooth naman, kaya sana lang tayo mag-upgrade kapag nagkasakit, ganun. Ayan, so pagpasensyahan nyo na ang ating bike at talagang napakadumi at yan yung aking pang daily. Pumasok yan sa aking OJT kasi OJT na kami ngayon. So syempre, yung chain naman natin, meron tayong Izumi, yung normal lang. Bigay rin yan sa atin ng ating tropa. At syempre naman, yung ating wheel set. Ayan, meron tayong Rinpok RW565 na Aero. Bladed spokes siya, and then 2024 na rim set. Ayan. Goods na goods. Ang ganda nito. Tapos ang tibay pa. Nakuha ko siya second hand. Taga dito lang din sa may Padre Garcia. Malapit lang yun sa amin. Nabenta ko yung dati kong H plus Sun. Tapos dinagdagan ko lang ng konti para mabili yan. Tsaka yung gamit ko palang cog ngayon, 14 teeth. Pero may isa tayong 17 teeth. Ayan. Yung cog na yun galing kay Allen yan. Shoutout sa'yo, Allen. Kama first kung tanda mo pa yan. Napunta yan kay Pau kasi binili niya yung frame set mo dating self. Then, nakuha din nila yung rim set na H plus Sun. Nakipagpalit sa akin yung cog sa 17 teeth. Nakuha ko ngayon. Si Idol pala to eh. Gulong pala natin ay Duro sa harap. Tapos dito, Continental Ultra Sport. Ayan, pareha sila 25C. Pag nag 28 ako dito, sabit na. Kaya hanggang 25 lang yan. Kahit kaya pa ng fork, di na kaya ng frame. Sagad na yan sa 25C. Teka, nakalimutan pala natin yung kulay ng ating frame. Ayan, yung kulay ng ating Ave Maldea na frame ay kulay pearl white. And tayo yung nag-repaint niyan. Pero ngayon, gasgasin na siya masyado. Ayan, tinakpan na lang natin ang mga stickers natin. Ayan, skid safe, tadad yan. Available pa rin siya sa ating Shopee. Shopee.com/fixifred. Ayan, o kaya search nyo lang, skid safe, lalabas na yan. Actually, kakaresta ko lang dyan, kaya hindi na kayo maubusan. Lalo na nitong holographic. Marami kasi nag-aabang yan, kaya dinamihan na natin. Ayun, commercial lang ng sagleta. Ayun, tsaka pala nagre-repaint din ako ng frame sa mga taga malalapit dito sa Rosario, Batangas o kaya Padre Garcia. Sana kayo magpa-repaint. Ayun, mga plain. Tapos may titirahin pa tayong MTB frame na taga doon lang malapit sa amin. Hindi papaschedule niya na sa Sabado rin, pero umaga yon. Tsaka pala yung mga extra natin na nakakabit. Itong battle cage. Ito, galing pa to sa una kong bike. Yung Traklo. Nabili ko siya noong 2019 pa. Sobrang tagal sa Cycling Culture. Mismo dun sa shop. Nung binili ko yun kasama yung tubigan, kaso na benta na yung tubigan natin. And bumili din ako that time nung Sakit X LFG na strap. Ayun. Kaya tandang-tanda ako. Plus ito, adapter. Battle case adapter galing Shopee. And meron pala tayong Zepal kasi lagi maulan. Para iwas tilabsik sa likod. And yun lang naman talaga ang kabuuan ng bike check ng ating Fixie na Ave Maldea. And sana na i-tour ko kayo, na ipakita ko sa inyo ng ayos yung mga pyesa niyan, yung mga parts by parts natin, nakuwento ko sa inyo. And yun, karamihan talaga dyan, puro second hand. Ayun, tipid tips, tipid hacks. Basta talaga maalam pumili, maalam mag-check. Gusto naman bumili ng second hand. Tingin ko talaga na cover ko na lahat. And kung may katanungan pa kayo, i-comment nyo lang, promise. Nagre-reply ako, nagbabasa ako kapag wala akong ginagawa. I-comment nyo lang kung may tanong kayo para masasagot natin or masasagot din ng iba para ma-inform din sila. Ganyan. And yun, super happy naman ako dito sa bike na to, sa build na to. And yun, sana nagustuhan ninyo ang ating bike check dito sa ating Maldea. Talagang pagkakahinit lang din eh. Ayan, wala masisilungan. Talagang ako nag-iisa lang din yan. Wala pa nagkakarera din sa BRC.
And ngayon, baka puputulin na natin at tatapusin na natin na tayo uwi na. Okay na ang ating bike check. Salamat sa panonood. Thank you for supporting. Like, comment, share, subscribe. Follow nyo ako sa IG, TikTok, FB page. Maraming salamat again. Skid safe. Peace!